Handa ka ba? Handa ka ba kung sakaling isang araw ay may iabot sa iyong responsibilidad na hindi mo inaasahan? Yung responsibilidad na hindi na magampanan ng iba at sa iyo na inaasa. Kaya mo ba? Kaya mo ba kung sakaling isang araw ikaw lang ang makikitang pwedeng abutan ng sitwasyon na ito? At wala kang karapatang tanggihan dahil ikaw lang ang pupwede. Ikaw ang meron. Ikaw lang ang nandyan. Si Daniel sa edad na 32 ay makakatanggap ng isang responsibilidad. Anong responsibilidad yon at kaya ba niyang pangatawanan? Si Daniel na hindi pa handa pero mapipilitan, ano ang gagawin niya? Dear Papa Dudut, magkaharap kaming dalawa ng aking pamangkin na si Krisha, 12 anyos. Hindi kami nagkikibuan dahil una pa lamang ay hindi naman kami close talaga. Si Krisha ay anak ng yumao kong kapatid na si Carmela. Si Krisha na mula nung araw na yon ay ako na ang mag-aalaga. Magpapakain at magpapaaral. Wala akong ibang choice, ako lang ang kapatid ni Carmela. Ako lang ang pwedeng asahan niya. Kung tatanungin niyo ako kung nasaan ang ama ni Krisha ay hindi ko rin alam. Hanggang sa namatay na si Carmela ay hindi man lang nito sinabi sa akin kung sino at nasaan ang ama ni Krisha. Dahil kung alam ko, kahit pangalan man lang ng lalaking yon ay mabilis pa sa alas 4 ay dinala ko na si Krisha sa kanya. Hindi pa ako handa. O mas magandang sabihing hindi ako handa at kailanman ay hindi ako magiging handa na akuin ang responsibilidad na sana ay ginagawa ng kanyang totoong ama, pero may choice pa ba ako? Ako na ang pinakamalapit na kamag-anak ni Carmela at ako na lamang ang inaasahan niyang kukup-kup sa kanyang anak matapos siyang mamatay sa sakit na kanser. Noong nabubuhay pa si Carmela, ilang beses ako nitong pinakiusapan na kupkupin ko na si Krisha kapag namatay na ito. Ewan ko ba sa kapatid kong yon, alam naman niyang napaka-irresponsable kong tao at walang aasahan sa akin ang anak niya. Pero sa akin pa rin niya pinipilit. Saka ayoko ng responsibilidad. Alam niya yon, alam ng lahat ng tao yon. Kaya nga sa edad kong 32 ay hindi pa rin ako nagkakaroon ng pamilya dahil ayokong magkaroon ng pamilya. Marami akong rason kung bakit pinili kong maging single lang. Sasabihin ko rin naman sa inyong lahat. Sa ngayon ay gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano kaming nagsimulang mag-usap ni Krisha. Kakatapos lang ng libing ni Carmela noon, sumakay na kami ng taxi pauwi ng apartment kong maliit. Apartment na hindi man lang child-friendly dahil puro basyo ng alak at upos ng Yossi. Hindi nga rin sigurado kung saan ko siya papatulugin dahil isa lamang ang kwarto sa apartment ko. Siguro sa sofa ko na lang siya. Kasya naman siya ron. Maliit lang naman siya tulad ni Carmela. Pwede niya rin gawing una ng bag niya sa school o kaya ay tuwalya. Tuwalya. Kailangan ko palang bumili ng tuwalya para sa kanya. Isa lang ang tuwalya at bibihira ko pang malabhan. Naitanong ko sa sarili ko kung paano ba makakatagal ang bata sa akin. Kaya ko ba siyang buhayin? Medyo na konsensya naman ako ng pagsabihan ko si Krisha. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito. Ganon na ganon si Carmela noong mga bata pa lamang kami kapag hindi siya nabibilhan ng mga libro ng magulang namin. Parehas na parehas silang mag-ina. Mahilig sa libro. Kaya siguro ang kakapal ng lens ng mga salamin nila sa kakabasa. Hindi na kami nagimikan pa hanggang sa makarating na kami sa bahay. Hindi pa ako nakalinis noon at alam kong hindi niya nagustuhan ang amoy ng bahay. Amoy kumupas na usok ng Yossi, amoy chiko, amoy ewan. Amoy binatang irresponsable. Sa lababo ay napupuno ng mga container mula sa mga in-order kong pagkain online. Ilang araw nang nakatambak ang mga yon at alam kong kahit na hindi ko pa lapitan may mga ipis na nagpepiesta ron. Sa sahig naman ay puro abo ng Yossi at puro langgam.
Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagwalis. Basta ang alam ko ay nakikihiram lang ako sa kapitbahay ko nang walis kapag talagang hindi ko na kaya ang dumi sa bahay. Yung mga damit kong marurumi ay kung saan-saan nakatambak, kahalo ng mga malilinis. Umiyak nang umiyak noon si Krisha noong malaman niyang pinamigay ko ang mga libro niya at wala akong magawa. Hinayaan ko lamang itong umiyak sa sofa habang ako naman ay nagsimula ng ayusin ang mga kalat ko. Hindi ko alam kung paano mag-comfort ng tao, lalo na ang mga bata. Naisip ko na lamang natitigil din siya kapag napagod na. Makalipas ang isang oras mahigit ay tumigil na ito sa kakaiyak at nang tingnan ko siya ay nakahiga na ito sa sofa, katabi ang mga marurumi kong gamit. Napabuntong hininga na lamang ako. Pinagmasdan ko ito habang yakap-yakap ang picture frame ni Carmela. Sinubukan kong tanggalin ito sa kanya pero humigpit lalo ang hawak niya. Pinabayaan ko na lang. Umasok ako sa kwarto at hinanap ang aking tuwalya. Inamoy ko yon at kahit ako ay napaismid dahil maasim na ang amoy. Pinangkumot ko yon sa kanya dahil mukhang nilalamig ito. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis. Kapag nagising ito ay saka na lang ako o order ng pagkain naming dalawa. Hindi ko alam kung anong gulay ang gusto niya. Wala akong alam sa mga gusto niya. Paano ko ba aalagaan ang batang ito na wala man lang akong kaalam-alam kung paano siya aalagaan? Makalipas ang dalawang oras ay nagising din ito. Awkward pa nga dahil hindi ko alam kung paano siya haharapin matapos ko itong hindi sinasadyang paiyakin. Binuksan ko ang TV para makapanood ito pero mukhang hindi naman siya interesado. Panayang lipat ko ng channel pero wala pa rin ang focus nito doon. Hindi ko alam ang gagawin at sasabihin. Binuksan ko ang ref at umaasang may magugustuhan ng isang batang katulad niya pero parang niloko ko lang ang sarili ko dahil panay beer ang nandoon at dilata. Hindi ko nga rin alam kung bakit doon ko nilagay ang dilata ko. Makalipas ang 30 minutos ay nakita ko itong isa-isang nililigpit at inaalis sa mga kalat sa sofa. Nilapitan ko ito para tulungan at doon ko narinig na kumakalam na ang kanyang sikmura. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang kainin at sinabi niyang gusto nito ng pinakbet at orange juice. Umorder na ako pati ng pagkain na gusto ko. Naghanap ako ng malalagyan na mga inorder namin pero bigo ako. Isa lang ang plato ko. Isa lang ang mangkok at isang baso. Hindi ko na mahanap yung kutsara ko. Kaya naman yung mga plastic container at plastic spoon and fork sa lababo ay hinugasan ko na lamang para magamit niya. Kailangan ko na rin bumili ng bagong pagkakainan ni Krisha. Papa Dudut, sobrang laking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko ngayon. Unti-unti ay sinasanay ko ang sarili ko sa presensya ni Krisha sa aking apartment. Alam ko nag-a-adjust din ito at napipilitan na itong mag-internet para mag-check ng e-books. Hindi ko pa rin to mapilit na manood ng TV. Kapag nanonood ako ay nakatutok ito sa kanyang cellphone para magbasa ng e-book. Hindi nga rin kami nagkikibuang madalas. Sakalang kami nakakapag-usap kapag tatanungin ko siya kung gutom na ba siya. Puro orders lang kami online ng pagkain. Alam kong nauumay na ito doon. Alam kong hindi naman siya masaya sa mga pagkaing meron sa online. Iba pa rin kasi ang lutong bahay. Lalo na yung luto ng nanay niya. Masarap magluto si Carmela. Sa aming dalawa ay siya lang ang naturuan ng yumao kong nanay na magluto. Hindi ako napilit ni nanay noon. Kaya naman swerte si Krisha dahil natikman ito ang masarap na luto ni Carmela. At malas lang din niya ngayon dahil hindi na niya yon matitikman sa akin. Ano bang alam ko sa pagluluto eh puro pulutan lang ang alam kong gawin. Mga pulutang walang sustansya at puro mantika. Hindi ito po pwede sa bata lalo na sa edad niya. Ayoko rin sanayin siya sa ganon. Nakukonsensya naman ako.
Kaya umasa lang talaga ako sa mga pagkain na pwede kong orderin para sa kanya online. Mas safe na yon kesa sa akin. Nag-aaral si Krisha at ako ang naghahatid sundo sa kanya dahil malayo ang paaralan nito sa apartment. At saka hindi pa siya pamilyar masyado. Kapag alam na niya, hahayaan ko na siya. Nakakatamad at nakakapagod din kayang maghatid sundo. Hanggat maaari, mas gusto kong matulog sa umaga dahil puyat akong madala sa trabaho ko online. Isa akong virtual assistant at panggabi ako, kaya naman malaking sakripisyo sa akin na bumangon sa oras ng pagpasok ni Krisha. Madalas nga ay hindi na rin ako natutulog para maihatid ko siya. Saka na ako hihiga kapag wala na ito sa bahay. Sa hapon ay malilate pa ako madalas ng isang oras. At sinasabi kong tanggapin na lang niya yon dahil kailangan kong matulog. Mabuti na lang at ayos lang sa kanya. Ang sabi niya, naglalakad-lakad lang siya sa school at madalas doon lang din siya sa library at nagbabasa ng libro. Kaya ayos lang daw. Mabuti naman at maunawain siya. Parehas na parehas talaga niya si Carmela. Isang gabi ng day off ko ay nagbar ako kasama ang mga kaibigan ko. Medyo matagal-tagal din mula nung huli akong tumapak sa bar. Mga 2 buwan siguro dahil nga nag-a-adjust pa ako at inaayos ang schedule ko kasama si Krisha. Binilinan ko naman siya bago ako umalis. Ang sabi ko ay huwag na niya akong hintayin dahil baka madaling araw na ako makauwi. Ilak niya ang pinto at huwag na huwag niyang bubuksan kahit may kumakatok dahil may susi naman ako. Iniwanan ko na rin siya ng pera para pang-order niya ng pagkain. Ang sabi ko, maglinis na rin siya kapag wala siyang ibang gagawin maliban sa kwarto ko. Ang sabi ko ay huwag niyang gagalawin yon. Tumango lang siya at pinagpatuloy ang ginagawang assignment habang ako naman ay umalis na. Alas 4 na ako nakauwi noon, Papa Dudut, at lasing na lasing ako. Dahan-dahan akong pumasok sa bahay dahil ayokong magising si Krisha. Ayokong madatnan niya na lasing ako at nakakahiya naman sa bata at baka matakot siya sa akin. Naabutan ko siyang mahimbing na natutulog. Hininaan ko ang aircon dahil mukhang nilalamig na ito. Pumasok ako sa kwarto at nagulat akong malinis ito. Napailing na lamang ako at hindi ako sanay sa amoy ng malinis na kwarto. Ang tigas ng ulo ni Krisha. Isip-isip ko, kinabukasan ko na lang siya pagagalitan. Binagsak ko na ang katawan ko sa kama dahil sa sobrang antok at nakalimutan kong mag-alarm para gumising at ihatid si Krisha sa school. Late tuloy akong nagising. Sa totoo lang ay hiyang-hiya ako kay Krisha dahil imbes na pagsilbihan ko at alagaan siya, sa akin pa niya yon ginagawa. Napalaking mabuti at tama ni Carmela ang anak niya. Hindi ko alam kung paano siya sasabayan sa maturity niya. Nakakahiya talaga. Ako itong mas nakakatanda sa kanya, ako pa yung alagain. Hindi ito ang unang beses na pinagsilbihan niya ako. Lagi niya yung ginagawa at mula nung nadiskubre niya ang karinderya malapit sa amin ay namimilit na ito na doon na lang daw kami bumili ng pagkain para hindi sayang ang pera sa delivery charge. Baka kapili pa raw kami ng maayos. Siya madalas ang bumibili. Gustong gusto naman ito pero madalas ay puro gulay ang kinukuha niya at wala akong karapatang magreklamo dahil healthy naman yon. Hanggang sa nasanay na lang ang katawan ko sa gulay. Maganda rin pala sa pakiramdam. Lumiit pa ang aking tiyan. Nang tumagal ay mas kilala na rin siya ng mga kapitbahay ko kesa sa akin. Aliw na aliw sila sa kanya na kailanman ay hindi nila ginawa sa akin. Yung walis na dati hinihiram ko lang ngayon ay sa amin na raw. Binigay na ng kapitbahay sa amin dahil naawa ito kay Krisha. Binigyan din siya ng sarili nitong plato, mangkok, baso, kutsara at tinidor. Binigay na rin sa kanya ang isang maliit na kaldero para may mapagsaingan daw ito. Grabe itong batang ito. Ang daming nakuha at napakinabangan sa kapitbahay. Samantalang ako ay iniismiran nila kapag hihiram ako ng walis. Nagmukha na ring bahay ang apartment ko na dati ay mukhang beer house sa dami ng alak. Ngayon ay unti-unti ay nagkakaroon ng laman ng ref bukod sa beer. May mga naka-tetra pack juice
Ito ang binibili niya sa tindahan para baon. May mga biskwit din itong binibili na nilagay niya sa ref. Sabi nga niya mas gusto raw niya na malamig ang biskwit. Hinahayaan ko lang siyang gawin ang gusto niya basta huwag niya lang akong istorbuhin sa ginagawa ko lalo na kapag nanonood ako ng TV. Ayaw na ayaw ko yon hanggang isang araw. Ano bang alam ko sa kwento ni Carmela at ng tatay ni Krisha? Wala akong alam. Kahit konti, tanging si Carmela lang ang nakakaalam nun. Tikom ang bibig niya tungkol sa isyo na yon. Basta ang naaalala ko lang ay isang araw ay lumapit na lamang ito sa akin at sinasabing buntis siya. Wala akong nakilalang boyfriend niya. Hindi na rin ako nag-usisa pa dahil kilala ko siya. Hindi ito mapipilit kahit ipitin mo pa ang ugat sa leeg niya. Tinulungan ko na lamang siya na magsimula ng mag-isa. Habang buntis ito ay nakatira siya sa akin para matulungan at maalalayan ko. Nang nakapanganak na siya matapos makahanap ng trabaho at matitirhan ay umalis na rin ito sa poder ko at kinayang mag-isa na buhayin si Krisha. Hindi na rin ito nagkaroon pa ng bagong karelasyon. Buong buhay niya ay inalay niya sa pagpapalaki sa anak niyang si Krisha. Hanggang isang araw ay nalaman itong may cancer siya at nasa stage 4 na. Nang malala na ang sitwasyon niya, ay sa akin siya nakiusa para sa pag-ampon sa anak niya. Tinanong ko siyang muli tungkol sa ama ni Krisha. Pero hanggang sa huli ay tikom ang bibig niya. Wala akong alam, walang wala. Ano ang sasabihin ko kay Krisha? Papa Dudut, kailangan kong magsunungaling kay Krisha para may maipasa lamang ito sa eskwela. Wala akong ibang alam na love story kundi ang meron ako. Ang naging love story ko ay kinuwento ko kay Krisha. Ang una at huling GF ko na si Mandy. Ang una at huling heartbreak ko at naging dahilan kung bakit tinalikuran ko na ang pag-ibig. 21 years old ako noong makilala ko si Mandy. Bagong kaopisina ko siya noon. Hindi ako mahilig sa babae. Alam ng lahat yan pero si Mandy ang unang babae na nakakuha ng atensyon ko. Hindi siya kagandahan, simple lang siya at hindi nag-aayos. Niminsan ay hindi ko siya nakita na naglagay ng kolorete sa mukha niya. Ilag akong lapitan siya noon dahil may aura itong suplada. Pero noong pagkakataon na napilitan ako dahil nagpatulong ako sa isang paperwork noon ay nalaman kong mabait naman pala ito at magaan kausap. Sa unang beses ay nagkaroon ako ng interes sa babae. At sa unang beses ay na-inlove ako. Niligawan ko siya at swerteng sinagot niya ako. Pakiramdam ko ako ang pinakagwapo at pinakaswerteng lalaki sa mundo nang makuha ko ang matamis niyang oo. Naging masaya ako sa piling ni Mandy. Alam ko sa sarili ko na siya yung gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Ang dami-dami na ring naging plano para sa isa't isa. Sabi namin dalawang magiging anak namin. Mag-iipon kami para sa educational plan nila. Bibili kami ng maliit na bahay. Ayaw naming pareho ng masyadong malaking bahay dahil mas gusto namin na maging malapit kami sa isa't isa na pamilya. Magagandahin namin ang sala dahil dito kami magbabanding na pamilya. Ang dami naming plano, Papa Dudut, dahil ganon kami kasigurado sa isa't isa. Pero hanggang plano lang pala ang lahat dahil isang araw, yung pag-ibig na natagpuan ko, kukunin din pala sa akin. Kukunin din pala sa akin ng iba. Isang araw, nag-file ng indefinite leave si Mandy sa opisina. Ang sabi niya ay kailangan daw niyang umuwi sa kanilang probinsya dahil malapit na raw mamatay ang kanyang lolo at hinahanap siya dahil siya ang paboritong apo. Pinilit kong sumama sa kanya para masuportahan siya sa panahon ng kanyang pagdadalamhati. Pero tumanggi siya. Iniintindi ko na lamang kahit na hindi niya ako binigyan ng sapat na rason kung bakit ayaw niyang samahan ko siya. Noong una, panay pa ang update niya sa akin kung ano ang nangyayari.
Sabi niya lumalakas na raw ang lolo niya at masyado lang nagpanik ang mga kabahay nito. Mahaba pa raw ang buhay ng lolo niya. Tinatanong ko siya kung mapapaaga ba ang uwi nito pero hindi ang sinagot niya. Tinatanong ko rin siya kung kailan siya uuwi kung sakali pero hindi rin siya makasagot. Hinayaan ko na lamang muna siya dahil gusto ko rin naman na makapiling pa niya ang pamilya niya. Alam ko Papa Dudut na madalas ay malungkot ito sa trabaho dahil hindi niya kasama ang pamilya niya. Kaya kung sakaling piliin niyang manatili muna roon ay naiintindihan ko. Isang bagay na pinagsisihan ko. Isang araw ay hindi na lamang nagparamdam si Mandy. Hindi ko na siya makontak. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala niya kung sakaling alam nilang probinsya ni Mandy para mapuntahan ko dahil nag-aalala na ako. Ang best friend niya ang nilapitan ko at mabuti na lamang ay alam nito. Nagpatulong ako sa direksyon at nakapunta nga ako. Noong nandun ako ay nagtanong-tanong ako kung saan ang bahay nila. Madali ko naman yung natuntun at nang makarating na ako doon ay nakita ko siya. Tuwang-tuwa ako pero hindi kami magkaparehas ng emosyon. Blanko ang mga mata nitong tumitingin sa akin at lumapit na parang hindi niya ako kilala. Na parang hindi niya ako karelasyon. Hindi ko na inalamang sagot. Umalis na lamang ako at bumalik ng Maynila. Ayokong malaman na hindi niya ako minahal. Mas magandang gano'n na lang. Sobrang sakit ng ginawa niya na pati trabaho ko ay naapektuhan hanggang isang araw ay tinanggal nila ako dahil sa mga paulit-ulit kong pagkakamali sa trabaho. Sinira ko ang buhay ko. Sinumpa ko ang mga babae at sinumpa ko ang pag-ibig. Hinding-hindi na ako iibig pang muli, yon ang sabi ko at hanggang ngayon yon ang pinapanindigan ko. Sinira ni Mandy ang paniniwala ko sa forever. Sinira niya ang paniniwala ko na balang araw ay magiging masaya ako sa piling ng isang babae na makakasama kong bumuo ng pamilya. Pamilya, isang konsepto na malabo kong maranasan at ayaw kong maranasan. Ito ang ginawa kong kwento para kay Krisha. Binaligtad ko na lang. Ako kunwari si Carmela at si Mandy ang kanyang ama. Dinagdagan ko na lang ng ilang detalye para pasok sa love story ng mga magulang niya. Naniwala naman ito at tinanggap yon pero alam kong nasaktan siya sa mga narinig niyang kwento. Pero pilit niyang hindi pinapahalata sa akin. Nang matapos akong magkwento ay pumasok na ako sa kwarto. Bigla akong nanghina nang binaligan ko ang aking nakaraan. At dahil sa pagbabalik na raw ko sa sugat na yon ay muli akong napaatras sa aking kasalukuyan. Bigla akong tumiklop at natakot na maging ama para kay Krisha. Para akong sinipa sa baga ng bitawan ni Krisha ang mga salitang yon. Sa aming dalawa ako ang inaalagaan niya. Mula sa paglilinis ng bahay at pagbili ng mga pagkain ay siya ang gumagawa. Mga bagay na dati ay ginagawa rin ni Carmela noong magkasama kami, lalo na noong mga panahong parehong namatay ang mga magulang namin. Wala kaming ibang maaasahan kundi ang isa't isa. Mas matanda ako kay Carmela, pero mas inalagaan ako nito higit pa sa pag-aalaga ko sa kanya. At ngayong wala na siya, ay parang mas naiintindihan ko na papadudot kung bakit sa akin niya iniwan si Krisha. Bakit parang iniwan niya sa akin ang anak niya hindi para alagaan ko ang bata, kundi para ako ang alagaan niya? Carmela, ano ba talaga ang plano mo sa aming dalawa? At dahil sa eksenang yon sa amin ni Krisha ay ginising ko na ang sarili ko. Oras na para may alalahanin akong iba bukod sa akin. At yon ay si Krisha. Oo Papa Dudut, hindi ako handa sa biglaang responsibilidad na meron ako kay Krisha. Pero ginawa ko hindi dahil napilitan ako, kundi dahil gusto ko. Oo, gusto ko. Namulat ang mga mata ko sa katotohanan na hindi ko pwedeng ilagay ang sarili ko sa sobrang galit dahil sa nagawa sa akin ni Mandy sa nakaraan.
Oras na para talikuran yon at maranasang buksan ang isipan ko sa konsepto ng pamilya. Pamilya na alam kong makukuha ko sa pagkupkup ko kay Krisha. Siya na lang ang pamilyang meron ako sa mundong ito at hindi ko hahayaang mawala ito. Unti-unti ay sinubukan kong maging ama kay Krisha at masaya akong tinutulungan niya. Naghanap kami ng laundry shop para sa mga damit namin. Nahihiya na rin ako sa kanya na siya ang madalas naglalaba ng mga damit namin, imbis na nilalaan niya lamang ang oras niya sa pag-aaral. Pero tungkol naman sa pag-aaral niya, ay sinikap kong tulungan siya tuwing gabi bago ako magsimulang magtrabaho. Yon ang nagiging bonding naming madalas na nauuwi rin sa tawanan dahil halatang nangangalawang na ako pagdating sa mga gawaing pangskwela. Nag-aral na rin akong magluto gamit ang internet para hindi mababad sa pagkaing karinderya si Krisha. Alam kong nami-miss na niya mga luto ni Carmela at kahit na hindi naman ako ganong kagaling tulad ng kanyang ina, ay at least ay nasusubukan ko pa rin siyang ipaghanda. Alam kong palpak madalas ang luto ko pero nakakagaan ng loob kapag nagsisinungalin si Krisha at sinasabing masarap ang luto ko. Inaral ko ng husto ang pagluluto hanggang sa makuha ko ang tamang timpla sa mga putahing gulay na gusto niya. Oo, mas madalas na gulay sa bahay at aaminin kong masaya naman akong umiwas na sa sobrang karne. Sa simula ay naging mahirap yon talaga sa akin dahil iba pa rin ang karne. Pero totoo nga ang sinasabi ng karamihan na kapag masaya kang may kasamang kumakain ay napapasarap nito ang lahat. Naniniwala na ako roon, iba pa rin talaga kapag may kasabay ka sa hapagkainan. Kung dati nilalaan ko ang linggo para sa pagwawalwal, pero binago ko na yon. Nilaan ko na ang araw na yon para magsimba kasama si Krisha at mag-mall. Kung dati ay napupunta sa alak ang pera ko. Ngayon ay napupunta sa mga bagay na alam kong kailangan at mas magpapasaya kay Krisha. Isang araw ay naramdaman ko na lamang sa sarili ko na masaya ako tuwing nabibilhan ko si Krisha ng mga gusto niya. Mas inuuna ko na siya kesa sa pansarili kong pangangailangan. Ganito ba ang pakiramdam ng isang magulang? Kung oo, gusto ko ito. Hindi ko inaakala o naisip na sa buhay kong ito ay meron akong pahahalagahan ng higit pa sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na pagdating ni Krisha ay mababago ako. Hindi ko inakala na matatanggal ni Krisha yung takot ko na buksang muli ang puso ko na matagal ko nang sinara dahil sa galit at poot. Ngayon, naiintindihan ko na si Carmela kung bakit hindi na ito naghanap ng asawa at hinanap man lang ang ama ng anak niya. Naiintindihan ko na siya ngayon dahil si Krisha pa lamang ay sapat na. Hindi mo na kakailanganin pang humanap ng pagmamahal sa iba. Dahil yung ibinibigay pa lang ng bata ay kontento ka na. Hindi niyo alam kung gaano kasarap pakinggan yung mga salitang binitawan ni Krisha na yon. Ang sarap pala sa pakiramdam, Papa Dudut, na may tatawag sa iyong tatay kahit kasunod noon ay tito. Alam kong hindi ako ang totoong ama ni Krisha pero ipaparanas ko sa kanya ang pakiramdam na merong ama. Matagal siyang walang naging ama at hindi ko hahayaang hindi niya yon maranasan. Hanggat kaya ko ay gagawin ko. Hanggat kaya ko ay magiging ama ko sa pamangking ko. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at mga taon. Nag-focus ako sa pag-aalaga kay Krisha at wala pa rin akong karelasyon. Hindi dahil andun pa rin yung trauma ha, pero dahil masyado akong nag-i-enjoy na ibuhos ang atensyon at pagmamahal ko para kay Krisha. Kahit nga nagiging mapilit siya sa akin na maghanap na ako ng GF dahil sobrang lagpas ko na raw sa kalendaryo. Lagi ako nitong tinutukso pero hindi yon umeepekto sa akin. Stage 3, endometrial cancer. Yon ang findings ng doktor sa naging kalagayan ni Krisha. Matagal na pala nitong iniinda ang sakit sa kanyang tiyan pero hindi nito sinasabi sa akin dahil ayaw nitong mag-alala ako. At ngayong malala na, paano pa niya masasabing hindi ako mag-aalala? Sa unang pagkakataon sa buhay ko,
Nakaramdam ako ng ganitong takot. Marahil ay doble pa sa takot ko noong nalaman kong may cancer din ang kanyang inang si Carmela. Nang malaman ko yon ay gusto kong magwala. Gusto kong magalit. Bakit kailangang danasin ito ni Krisha? Hindi pa ba sapat na naranasan yon ang kanyang ina at pati siya ay nagdurusa rin? Bakit kailangang mapamahal sa akin ang bata tapos ay babawiin din? Ayaw ba akong maging masaya ng Diyos? Kung kailan pinakawalan ko na ang galit na nararamdaman ko noon ay parang sa sitwasyon ngayon ay gusto kong ibalik sa akin ang puot. Araw-araw ay gumigising ako at paulit-ulit na nagtatanong kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin ni Krisha. Bakit hindi na lang kami hinayaan ng Diyos na maging masaya? Bakit hindi niya ako hayaang ibigay ang magandang buhay kay Krisha sa loob ng marami pang taon? Bakit niya pinipigilan ang pagiging ama ko kay Krisha? Ano bang nagawa kong pagkakamali? Kung meron man akong pagkakamali, handa ko yung itama, huwag niya lamang kunin sa akin si Krisha. Sa aming dalawa, ako ang totoong mahina. Si Krisha, sa gitna ng kanyang kalagayan, ay nagagawa pa rin itong maging positibo at patuloy na ngumiti kahit siya ang nakakaramdam ng sakit. Hindi ko alam kung paano niya ito nadadala. Dahil kung sa akin yon ibinigay, baka hindi ko makayanan. Pero sana nga sa akin nilang binigay yon dahil ayokong makita siyang nahihirapan sa bawat karayom na tinutusok sa kanya. Sa bawat gamot na pilit na pinapainom sa kanya. Handa kong akuin ang lahat ng yon. Handa kong tanggapin ang sakit niya, maisalba lang ang buhay niya. Dahil papadudot, mula nang dumating si Krisha, siya na ang naging buhay ko at kapag nawala siya, ay paano na ako? Tinaningan na ng mga doktor ang buhay ni Krisha. Mapait kong tinanggap yon, hindi dahil gusto ko. Kundi dahil yon ang sinasabi sa akin ni Krisha. Handa na siyang makapiling ang kanyang ina pero ako ay hindi pa. Hindi ko kaya, papadudot. Nasanay akong kasama siya at hindi ko alam kung kakayanin ko ang laban at buhay na ito ng mag-isa. Mula nang dumating siya ay naramdaman kong hindi naman pala kailangang laging mag-isa. Mula nang dumating siya, papadudot, ay naranasan kong maging masaya sa piling ng iba. Binago ni Krisha ang buhay ko noong dumating siya at ayaw kong mabagong muli ang buhay ko kapag nawala na siya. Dasal. Tanging dasal ang hiling ko sa inyo mga kabarangay, baka sakaling makinig ang Diyos at hayaang makapiling ko ang pamangking ko, ang anak kong si Krisha. Lubos na nagpapasalamat, Daniel. Hindi matatawaran ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Daniel. Alam ko yan. Alam ng lahat ng mga nakikinig sa iyo ngayon. Hindi namin alam kung paano mo nakakayanan yan araw-araw at hindi namin alam kung paano mo napapasa ng mabigat na pagsubok na yan at nagpapasalamat kami dahil hindi mo binitawan ang laban na yan para kay Krisha na tinuring mo ng sarili mong anak. Daniel, hiling at dasal namin na sana ay malampasan ninyong pareho ni Krisha ang pagsubok na ito. Ipinagdarasal namin na sana ay muli kayong magkasama ni Krisha hindi sa ospital, kundi sa mga laundry shop na madalas ninyong puntahan tuwing Sabado, sa simbahan at mall tuwing Linggo. Hiling namin na bumalik na sa dati ang buhay ninyo at hiling namin na sana ay makumpleto at mabili mo ang mga hinihiling niyang libro at sana ay andun pa rin siya para ibahagi sa iyo kung gaano kaganda ang mga yon. Hiling namin na humaba pa ang buhay ni Krisha at maging masaya kayo, masaya kayong pareho. Hanggang sa dumating ang panahon na makahanap na siya ng kanyang magiging asawa na kasama niyang bubuo ng pamilya. Hiling namin yon, Daniel. Isasama namin kayo sa aming mga dasal mula ngayon hanggang sa muling paggaling ni Krisha.